Tingin po ng pamanhin ng Metropolitan Manila Development Authority matapos na mahuli yung kanilang dalawang bus sa EDSA Busway. Narito ang aking report. Tumaas ang kilay ng ilang pasahero ng EDSA Bus Carousel. Naantala kasi ang biyahe sa EDSA Busway, partikular na sa Main Avenue sa Cubao, Quezon City, dahil sa ikinasang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Tanong nila, ba't isinabay sa rush hour? Malilate na kami. Medyo nakakapa lang konti. Ambot nyo, tambalos lo. Ambulance, dama lang yan. Dito paggawin sa carousel. Mapa-under na mapolitiko ko. Sa isinagawang operasyon, huli maging ang ilang sasakyan ng gobyerno na illegal na dumaan sa EDSA Busway para makaiwas sa traffic. Kabilang sa mga nasita, ang dalawang shuttle bus ng MMDA. Pero sabi ng driver ng shuttle bus, alam daw nila ang umiiral na batas at kung sino lang ang maaaring gumamit ng busway. May ipinakita pa siyang sulat na nagsasabing maaari silang makagamit ng busway. Ang sulat, permado ni MMDA General Manager Procopio Lipana, na may petsang Pebrero 20, 2024, nakasaad sa sulat na pinapayagan na makadaan ang shuttle bus ng MMDA sa busway. Sir, kung gusto niyo sir sa DOTR po kayo makipag-usap. Kasi po sir, ano po eh, galing kay chairman po ito eh. Kaya naman nagtataka bakit ako titikita. Pero hindi ito kinilala ng operating team. Binigyan pa rin ng violation ticket ang bus dahil sa unauthorized use of busway. Kami rito. DOTR na lang po. Sige lang. Kami naman nag-uusap eh. Hindi naman kami nag-ipagtalo sa'yo eh. Hindi naman kami nag-uusap. Ang pwede siya, kung pagbawal kami rito, dito naman talaga kami sa labas dumaan. Hindi naman labas eh. Wala siyang problema sa amin. Sumusunod kami. Bilang MMD rin kami. Kumot kami po sa patagalan. Pero kayo yung labas ng ganyan, pumasok sila. Hindi naman kami dadaan dito kung ano. Si MMDA Chairman Attorney Don Artes agad na humingi ng pasensya sa maling nagawa ng driver ng kanilang shuttle service kasabay sa pagtitiyak na hindi na ito mauulit. Ang amin po talagang patakaran ay bawal po ang mga taga-MMDA sa bus carousel except yung aming emergency vehicle kung magre-responde sa emergency situation, yung aming pong mga marked vehicle kung may relation sa operations sa bus carousel. Pinara din ang ambulance na ito na naghatid lang daw ng pasyente. Depensa ng driver, bago lang siya at hindi niya alam na bawal pala sila sa busway kung walang dalang pasyente at kung hindi emergency. Humingi po kami ng pasensya. Dahil bagong driver po ng ambulance sa barangay, wala po kaming pauwi na po kami. May tawag lang po sa barangay namin na pipikapin ngayon na iatid. Kaya po napamadali kami dito kami dumaan sa busway. Hinuli din at nabigyan ng violation ticket ang AFP shuttle na ito. Batay sa DOTR, tanging LTFRB authorized bus na may rutang busway, on-duty ambulance, fire trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo, may kinalaman sa busway ang maaari lang pumasok at gumamit ng EDSA busway. Maaari rin gumamit ng busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice.